Yes, Monsignor. Basically, ang tayo po mga pare ng Laguna, siguro kung merong masasabi tayong mga masusunuring pare, ay walang ibang kundi mga pare ng diocese po natin. I have experience for bishops. Wala kay Bishop Mantique, Bishop Sergio, Bishop Leo, at kay Bishop Perez. Masasabi ko na ang mga pari po natin ay tunay na masunurin niya. Minsan pa ay nagre-reklamo, nasunurin. Wala naman po tayong magagawa kundi sunurin. Sa pagkakit po yung ating money, yun po yung ating ginusto. Sapagkat yung pagiging pari is our personal choice. Wala po siguro magsasabi sa atin dito na hindi natin gusto maging pari. Lahat tayo gusto natin maging pari. Pero ginustuhan natin hindi tayo magiging pari if it is not God's will for you and me. Amen? Amen. Ang lahat ng ito ay tayo ng Diyos. I remember na hindi naman po talaga madali ang maging pari, yung sumunod sa mga yapang ni Kristo. Talagang mayroong mga pagsubo. Kami, yung mga matatanda po, na-experience po namin kung paano ang aming mga ordinasyon ay maging pahata-uhata. Ibang walang nasiguraduhan, kung kailan ako, inordinahan ako, fill in the blanks ang aking invitation. Personally, sabi sa akin, Monsignor Modeli Boy, pagawa ka na ng invitasyon, ordinahan ka ngayong September. Eh kalahati na naman ng September, sabi ko po siya, Monsignor, September 15 ako. Wala po po sinasabi si Bishop. Hindi, basta just pray and believe. Pagkatapos ang dumating yung mga September 19 o 18, tinawag ako ng Bisco Boy, mag-retreat ka na, ordinahan ka sa 29. Hindi ako itong tuwan sa pagkatang, at least kahit na pinag-lens ang aming invitation, okay, abot pa doon sa month, abot pa doon sa September. Ganon, kahirap. Yung iba, minsan yung pabitin-bitin yung ordination, babago-bago yung date, hindi mo, walang kasiguraduhan yung date. Pero maganda mo sa ating mga pari sa diocese, naging masunurin po tayo. Kung ano sabihin ng obispo, okay lang. After all, dada sa nung hihihihihin eh. Nung tayo nasa seminaryo, kaya tayo naging pari sabagat naging masunurin tayo. Sinunod natin yung mga regulasyon ng seminaryo, sinunod natin yung ating mga superior. At well and good. Yung mga sumunod, naging pare. Yung mga hindi sumunod, hindi naging pare. Nung tayo ordinahan, nung tawagin yung pangalan natin, nung during the ordination, ano ba sabi natin? Narito po. Narito po para sa ang inyong kanuhuan. Narito po para maglingkod. Nung humarap na tayo sa obispo ng ordination, tinanong din tayo. Nangangako ka ba ng katapatan? Na ikaw ay susunod sa aking at sa aking magiging kahalili, sabi ng obispo. Ang sagot po natin, opo. Maging sa renewal of the priesthood every Holy Thursday. Magamat sa iyong sabay-sabay na tumutugon at tinatanong, nangangako ba kayo ng inyong katapatan? Muli ba ninyong inuulit ang inyong katapatan na isusunod sa akin at sa aking magiging kahalili? Sagot natin, hindi naman nangangako po sila eh. Ang sagot natin, nangangako po ako. Ito yung damdamin ng bawat isa sa atin. At maybe, kaya tayo narito. We want to renew that pagsunod
sa kalooban ng Diyos. Pagtupad sa kagustuhan ng Diyos para sa atin. Tinawag tayo, tayo'y tumugon, tayo'y sumunod, at tayo'y nahandang maglingkod. At patuloy na naglilingkod. Bagamat kung minsan meron tayong mga side comment, especially, at yun naman siguro yung damdamin din ang lahat. Kung maganda sa inyong po, wala kang reklamo. Pero pagka yung medyo hindi mo gusto yung assignment mo, hindi nawawala rin. Sabihin natin, we are but human. Tao lang tayo. Nagsasalita rin tayo ng, bakit gayon? I have given my everything. I have done my part. Bakit? Ganito na naman. Lalo na pagka nagkasunod-sunod, yung mga assignment ko ay hindi ka maayos. Eh talaga kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos, kung hindi mo pangahawakan ng Diyos, kung hindi natin sasabihin, Lord, your will be done in me, siguro sasabihin natin, ayoko na. Susuko na ako. I remember in the point of time of the late Cardinal Sin, nakalagay doon ay serving. I will serve. Kabalintunahan ng sinasabi ng mga kampo ni Lucifer, I will not serve, non-serviam. Sapagkat ako'y niniwala tayo, sumunod kay Kristo, sinundan natin si Kristo, sapagkat nais natin maglingkod. At siya yung huwara ng ating paglilingkod, huwara ng ating pagsunod. Ako sana yung magtotokay doon sa halaman ng Gethsemane, at yung dapat yung prayer doon, eh di ba yung gospel is about the pagkasabi ni Jesus ng ama, eh umamin mo ang alis ng paghihirap at pinalisin mo. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Siguro, kung ito yung ating iisipin lagi, kung ating titingnan, maging si Jesus, sa kanyang pagkatao, sa kanyang pagiging tao, nakita natin na ramdam din niya yung magyayari at darating na paghihirap sa kanya. Kaya sabi niya, pwede po alisin niyo itong kanis ng paghihirap. Pero hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban niyo ang masunod. Siguro ito rin yung dapat maging damdamin ng bawat isa sa atin. Lalo na ng mga pari. Lalo na pag alamalapit na yung tinatawag natin ng kapo. Sana matutunan din natin na lagi natin yung sumunod. Ipatuloy na magbigay ng ating sarili. At ilahan natin ang ating sarili for the greater glory of God. Para sa ikaluluwalhati ng Diyos. After all, tayo'y pari, hindi para tayo'y para sa sarili lamang. Tayo'y pari sapagkat tayo'y nagnanais na maglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Lalo na sa bayan na pinagkakatiwala sa atin. Mga kaya pili sa atin yung parokya, yung may parokya, sapagkat alam ng obispo na may magagawa tayo at may mas magagawa tayo sa lugar na iyon. Kaya nga, siguro ito'y hamon sa atin. Kita naman natin yung ating pupunta dito sa Holy Land. Hindi ho madali. Daming pagsukot din. Marami ding hirap. Yung paglalakad na ginawa natin, talagang yun ang buhay ng pari. Hindi lahat ay maalwan, hindi lahat ay madali, hindi lahat ay maalwan. Merong mga pagsubok, merong mga hirap na tayo daranasin. Pero don't worry, God, sabi nga kahapon, God is with us. At hindi God is with us only. We have our vision. We have our better place. Basta sandali ng ating mga kahirapan, sa gitna ng ating mga pagsubok na dinaranas sa buhay, sila'y nandiyan. Sila'y handang tumulong at umagapay sa atin. Maaaring sa pinagay, napakadali na salitang obedience. Talaga nang totoo eh.
Miski ka bata pa tayo, tinuturuan na tayo sa sumunod. Sa seminaryo, sumunod. Pag tayo maging pari, sumunod. Pero hanggang kailan tayo susunod? Hanggang kailan tayo magpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos? Hanggang kailan natin sasabihin, Lord, that will be done in me. Mangyari naman po ang iyong kaluluhan sa akin. We want to follow Jesus. At sinasabi natin, I want to follow Jesus. Susunod tayo sa Panginoon. Pero sana hindi lalo lang sa tinatawag natin easy way. Sana, in God's way, sumunod tayo. And to follow Jesus is to follow the way of the cross. Doon sa lumang station of the cross, tali ang chain, ha? Ano pa? Nasubastog, natisod. At sa buhay natin, experience natin ito. Kung hindi ka man usang matapag, pasubasog, matisod, ikay idarapag. Ikay titisurin. Ikay ibubuo. At dito natin kinakailangan yung mga katagang sinabi natin nung tayo tinawag bago tayo magdinahan. Narito po. Handang maglingkod. Handang maglaay. Handang magbahagi ng ating mga sarili for the greater glory of God. Makibigan ang sinusundan natin ay isang, hindi isang Diyos lamang na puno ng tagumpay. At lahat ay tagumpay. Meron din mga pagsubok. Look at the cross up there. You will see Jesus, how good Jesus is. Kung paano siya nag-aral, nagturo, nagpagaling sa mga may sakit, nagpalaban, nagbigay ng paningin sa mga bulag. And yet, He was crucified. So kayo din tayong sumusunod sa Kanya. Maaaring hindi tayo ipapako sa cross, hindi tayo mapako sa cross, pati na one way or another, we will be crucified. And if we remain faithful to Him, dito tayo magpapalaki ng Diyos. Sabi nga ng St. Michael, God is not asking you to be successful in our ministry, in our works, in everything that we are doing. God is only asking us to remain faithful to the end. Tayo mga pari na natin ngayon para pag-retreat. Are we faithful? Do we remain faithful to God? To our commitment to Jesus? To our commitment to the church? To our commitment to the service of God and His people? Serviam, I will serve. Masasabi kaya natin, as a priest of the Diocese of Pablo, continuously, we are serving God and the people of God. Are we truly giving ourselves everything that we have for the greater glory of God? Pakibigan, ito yung buhay natin. Ito yung dapat maging buhay natin. We should live our priesthood always for the greater glory of God. Ad maiorem Dei gloria. Always for the greater glory of God. Nothing more. Nothing less. Amen.